and welcome back to my channel. So for this video, ikukwento ko sa inyo paano kumuha ng birth certificate ni baby from PSA. So wait, nakasagabal yung Pringles ko. So kumuha ko ng birth certificate ni baby dito sa Makati kasi from Makati kami. Dito kami nakatira. So kumuha ko dun sa PSA Makati, yung dun sa luma nilang building. And mabilis lang talaga yung pinunta namin. Matagal pa yung pinaghintay ko ng Grab. So, pumunta ko doon, parang less than 30 minutes or less than 45 minutes, tapos na kami, nakuha ko na yung birth certificate ng baby ko. So, ang presyo ng birth certificate is 155. Tapos, may pinabayaran sila sa amin na plus 25 pesos na parang, wait, kukunin ko yung papel. So, ito, kinuha ko na yung envelope na pinag-anuhan ko. So, magkaiba kasi sila. Like, ito yung sa PSA Makati, and then this one naman. So, yung sa Makati, 155 na nga yung price niya, diba? Tapos, may pinabayaran pa sila sa akin na additional 40 pesos isa for the certification open close parenthesis NSO PSA birth certificate. Ewan ko kung bakit may certification pa kasi nagtry din ako sa Lucena and wala naman sa akin pinabayaran ganun. So ang difference lang nila guys is ganito siya. Yung wait, kunin ko yung sa baby ko ha. Kasi kinuhaan ko lahat kami. Ako, yung asawa ko. Maganda mag-stock kayo ng madaming ganito para just in case kailanganin, di ba? Wait, masyadong maliwanag. Ayan. So, ito lang naman yung difference. Ito yung galing sa Makati. And then this one is yung sa Lucena. So, yung sa Lucena, ganun lang din. Ah, sobrang bilis. Tapos, ang binayaran ko doon, 155 lang. So, kumuha ko ng tatlo, apat ba? Parang ganun. Kasi nga, ang mura sa kanila. Tapos, wala silang pinapabayaran sa akin na 40 pesos. Pero, ang difference kasi nila, yung papel, yung sa dito, meron silang ganito, yung parang sa background nung papel. Pakita ko sa inyo. Medyo idadark natin, wait. Kasi baka hindi nyo makita. May ganito. May ganyan. Kita nyo ba? Ayan. May ganyan yung ano, yung papel nung galing sa Makati. Pero, yung sa... Wait. Sado madilim. Pero, yung sa ano naman, yung sa Lucena, kasi doon naman kami sa Quezon Province naman, walang ganon. As in, ganyan lang. Plain yellow. Yun. Tapos pag ano, magdadala pag kumuha kayo, tapos may kasama kayong baby. Ako kasi, syempre, hands-on mama ko, wala akong kasamang helper. Kami lang dalawa talaga ng baby ko. So, no choice, kailangan ko siya isama. Nung kumuha ko, ang bilis-bilis lang, talagang super bilis lang. Doon sa Makati, 45 or 30 minutes, less than, nakuha ko na agad yung birth certificate ng baby ko. And then sa Lucena, kumain lang kami ng lunch. Pagkabalik namin, naklaim ko na din agad. So yun, super bilis lang. Basta may kasama kayong infant na 12 months old pababa. Lagi kayo nasa priority lane. So, i-maximize nyo yung privilege na yun na meron tayo ngayon. Kasi, pag medyo lumaki-laki na sila, hindi na ganun kadami yung mga privileges na nakukuha natin. Tapos, ano pa ba? Pwede rin nyo rin itry sa SM. Sa SM ata. Hindi lang, nagmamadali kasi ako. So, kumuha ko sa PSA mismo. That day ko na mismo nakuha. Pero, pwede rin kayo umorder online. Kaya lang mas mahal siya. I think 365. I'm not sure. Pero, around ganung presyo. Pero, okay na din. Kasi, hindi ka na mahahassle. Kasi, darating na lang siya sa'yo. Hindi ka na mag-grab. Katulad ng ginawa namin. Hindi ka na mainitan. Ganyan. Tapos, yun, dadating na siya sa'yo. Yun nga lang, ang downside nun is, hindi mo siya agad makukuha, agad. Tapos, mas mahal siya. So, yun.
Ang maganda naman pag sa PSA ka dumiretso, makukuha mo na siya diretso. As in, pag ilang oras lang, kuha mo na siya agad. So, yun. Tapos, ano pa ba? Pwede umorder online, pwede umorder sa SM. Sa SM naman, hindi rin. Although, anak, wait na. Although, 1 hour, hindi mang 1 hour. Siguro mga ilang weeks, 2 weeks din siguro. Pero at least doon, 155 lang pag sa SM. Hindi katulad online na 360 plus. Sa SM, 155 pero hindi mo din agad. So sabi ko nga, ayun, pwede nyo siyang orderin sa SM. Tapos pwede din, kasi madami namang options. So pwede nyo siyang, if hindi kayo nagmamadali, pwede nyo siyang orderin sa SM, yung birth certificate na yun. 155 lang din siya. Pero hindi siya agad makukuha, yun yung downside. Pero at least mura na compared pag in-order mo online na 365, diba? Or 300 plus, ganyan. Tapos pwede rin naman online, hindi ka naalis ng bahay mo, dadating na lang talaga siya, mas mahal lang. Kasi syempre yung shipping fee, tapos hindi ka na nga mahahassle, ganyan. Yun, so pwede kayong umorder ng birth certificate nyo online. Yun yung alam kong tatlong pwede paano umorder ng birth certificate ng baby. So, ayun, I hope nakatulong tong video na to. Kahit medyo magulo yung kwento ko, alam nyo na, pag mommy, talagang kailangan, maisingit lang din to. And, syempre, nag-aalaga pa din sa baby. Ito na pala siya. Wait, pakita ko. Say hi! Hello po, may birth certificate na ako, may passport na din ako. So yun, next video ko naman is papakita ko sa inyo kung paano kumuha or mag-apply ng passport for your baby or for minors. So thank you for watching our video and see you on our next video. Bye! Say bye!